4,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth and broad the honors of Thy name. He breaks the power of canceled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken not rejoice, the humble poor Your God, ye fallen race, Lord, can be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain, His soul was once an offering made for every soul in pain. Glory to God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church and earth. My great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating Prayer Covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Mark chapter 7, verses 24 to 30. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verses 27 hanggang 30. At ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tugon ng babae, tunay nga po Panginoon, ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sinasabi sa ating ebanghelyo na nananaig ang pag-ibig kung meron tayong persistent faith o yung nagpapatuloy na pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Come what may. Tandaan natin lagi na ang ating Panginoon ay nagpapakita at nagpapadama ng kahabagan sa mga taong nagpapatuloy na humahanap sa Kanyang presensya, ano man ang sitwasyon na ating kinakaharap. At dito sa ating teksto sa umagang ito,
ay hinangaan ni Jesus ang isang babaeng hentil dahil sa kanyang pursigido o tinatawag nating persistent faith at maging ng kanyang affectionate love o yung mapagkalingang pag-ibig. Ang katotohanan sa pag-abot ni Jesus sa babaeng hentil na ito, sa pasimula pa lang ay nagpapakita o nagpapaalala sa atin na naparito si Jesus para sa mga broken, para sa mga may sakit, para sa mga outsiders, at para sa mga makasalanan. Kaya nga, nais niyang increase o dagdagan pa natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang tulong. At ito rin ay nagpapakita na ang awa at habag ng Diyos ay para sa lahat. Walang boundaries, walang itinatangi ang Diyos. At minsan daw po ay pinaghihintay talaga tayo ng ating Panginoon upang sa ganon ay mas lumalim pa o mas mapalalim pa ang ating pananampalataya. Sapagkat ang nais ng Diyos para sa atin ay laging the best, no? Kaya lang, paano niya maibibigay ang pinaka-the best kung bumibitaw po tayo? Kaya nga, alamin, piliin at gawin natin lagi ang mga tamang paraan upang patuloy na lumalim pa ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan ng bawat isa sa atin ang example ng genuine faith katulad ng ipinakita ng babaeng hentil na ito, na kung saan ay itong klase ng faith na ito ang nagpo-provide, ang nagkakaloob ng tapang ng pag-asa sa bawat isa sa atin, lalo na sa tuwing lumalapit at humihiling tayo sa ating Panginoong Jesus. Nawa ay patuloy tayong magpakatatag at huwag po tayong panghihinaan ng loob, lalo na sa mga napaka-challenging na sitwasyon sa ating buhay. At ganun din na hilingin natin sa ating Panginoon na pagkalooban niya tayo at ng kanyang banal na espiritu ng isang persevering faith tulad ng babaeng hentil upang patuloy tayong maging beneficiaries ng kanyang mga pagpapala, ng kanyang awa at ng kanyang kahabagan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito. Maging kalakasang espiritual namin ito, Panginoon, at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang ipinamalas ng babaeng hentil na ito, sapagkat napaalalahanan kami, Panginoon, na dapat kami rin ay magkaroon ng katulad ng pananampalatayang ito. Pananampalatayang nagpupursigi, nagpapatuloy, na nananampalataya at nagtitiwala sa inyo. Ganun din, Panginoon, na ipinagpapasalamat namin ang araw na ito. Salamat na patuloy na iniingatan mo kami, lalo na sa masungit na panahon, sa bagyo, Panginoon. Amin ding inaalala sa mga oras na ito ang mga nasalanta ng bagyong ito. Abutin mo sila, Panginoon, lalo na ang mga mayroong mga pangangailangan sa physical o material man na bagay, Panginoon. At lalo't higit, Panginoon, sa spiritual na pangangailangan. Patuloy na samahan mo sila at patatagin. Ganun din na aming itinataas, Panginoon, ang mga anak mo na nasa banig ng karamdaman sa mga oras na ito. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, patuloy na abutin mo po sila. Hipuin mo ang kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Amin ding ipinagpapasalamat ang mga kapatid namin, mahal namin sa buhay, kakilala, kaibigan na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa araw na ito. Panginoon, salamat sa kanilang buhay at patuloy nawa na ipagkaloob mo anuman ang dinidesire ng kanilang mga puso. At ganun din, Panginoon, na sa buong maghapon na ito, patuloy na itinataas namin sa inyo ang lahat, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat. Nawa sa aming gagawin, mga iniisip, pinaplano, ay mapapurihan ka namin lagi. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo po kami sa anumang mga pagkukulang namin sa aming kapatid sa lahat sa inyo.
Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.